Cong, Sandro, mga kapatid, harap-harap ang sinagot ang mga patutsyadang si First Lady Liza Araneta Marcos daw umano o di umano ang ahas sa palasyo. Nako, syempre mga kapatid, hindi magandang paratang yan. At eto na nga, to the rescue mga kapatid, ang anak, ang Congressman Sandro Marcos. At yan ang ating panonoorin at bibigyan ng reaction video mula rito sa channel ni Whistleblower PH. Wag ninyong kakalimutan na mag-subscribe. Syempre, at kung trip nyo rin yung mga ganitong klase ng reaction video, wag rin ninyong kakalimutan na mag-subscribe dito po sa ating YouTube channel. Pa-click mo na rin ang notification bell para ma-update ka pag may bago tayong reaction video. Alright, so wag na natin patagalin to. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to. Congressman Sandro Marcos, lantarang sinagot ang mga influencers na nagpapatutsadang si First Lady Liza Araneta Marcos umano ang ahas sa palasyo. Totoong layunin ni former Press Secretary Trixie Cruz Angeles sa planong accreditation ng mga vloggers sa Malacanang, isiniwalat ng kanyang kaibigang abogado. Ooh. Magandang araw bayan, magandang araw Pilipinas. Panibagong araw na naman at meron na naman tayong pag-uusapan. Ngunit bago ang lahat, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aming channel, please do subscribe and hit the notification bell para mas maging updated ka sa mga newly released naming videos. Whistleblower. Hindi na nga napigilan pa ni 1st District Ilocos Norte Representative Congressman Sandro Marcos ang kanyang sarili sa kaliwat kanang pasaring ng mga nagpapakilalang pro-Marcos vloggers. Ooh. Sa asawa ng Pangulo si First Lady Liza Araneta Marcos. Pro-Marcos vlogger, no? Pero binabakbakan ng First Lady, my goodness. Pro-Marcos vloggers sa asawa ng Pangulo si First Lady Liza Araneta Marcos na di umano sa ang ahas na parating nakadikit kay PBBM. Ayon pa kay Cong Sandro Marcos, wala umanong ibang gusto ang unang ginang kundi ang ikabubuti at ang tagumpay ng Pangulo para sa ating bansa. Tulad nga nung video no, ni Attorney Larry Gadon, mga kapatid, bago pa man bumalik sa pwesto ang mga Marcos, mga tol, noong mga panahon na sila'y pinapatutsadahan, binabakbakan, kaliwat kanan ng mainstream media, di ba? Parang ang pakiramdam nila ay hindi patas ang turing sa kanila. Pero si First Lady ay nandiyan na talaga, di ba? Masaya ang kanilang pamilya. Tapos ngayon na nasa pwesto na sila, ang sinasabi naman ng iba, ito ay ahas. Di ba pag sinabing ahas, mga kapatid, ito ay traidor, tuso. Diba? Ahas nga eh, diba? Tutuklawin ka kahit ikaw ang nagpapakain sa kanya, naaalagaan mo siya, tutuklawin ka pa rin. Yun ang meaning ng ahas, diba? Pag sinabing ganun. So parang ang pinapalabas ng iba ay si First Lady ang nagpapahamak sa ating President BBM sa kanya mga ginagawa. So yun ang patutsyada ng mga iba daw na nagpapakilalang pro-Marcos vloggers, mga kapatid. No, buti na lang tayo, hindi tayo pro, hindi tayo anti, no, reactionist lang tayo. Alright, so tuloy natin. Pagdidiinan pa ng kongresista, walang vested interest ang nanay niya. Narito ang sinabi ni Cong Sandro sa panayam sa kanya ng journalist turned vlogger Katuning. Matagal ko nang kilala ang nanay ko. The last thing she wants to do is to be on the spotlight. Naging first lady, iniwan niya yung trabaho niya. She has to perform her duties. Pero higit sa lahat, sana matandaan ang tao. Ang nanay ko, ang prioridad lang ay ang siguraduhin at protektado ang aking tatay. Protektado ang Pangulo. Walang vested interest ang nanay ko. Cong Sandro Marcos quoted. Bunsod nito, ipinahihiwatig ng mga Marcos loyalist ang kanilang sukdulang pagkadismaya. Dahil kung kailan umano nakabalik na sa kapangyarihan ng mga Marcos. Tsaka pa umano magkakawatak-watak ang mga dating pinagkakatiwalaan nilang mga vloggers. Paglalahad pa nila, nais ni PBBM ng unity. Pero yung mga major vloggers at vloggers supporting him are disunited dahil sa awayan. Root causes are jealousy, fame, power, glory, and money. Doon sa mga loyalist ko no na sinisiraan si First Lady, paalala lamang po,
Simula nang naging bahagi siya ng Marcos family 29 years ago, Marcos na rin siya. Nakakalimutan niyo din ba na anak niya ay puro Marcos? At kita naman kung paano niya ito pinalaki. Hindi si First Lady ang sinisira ninyo kung hindi ang buong Marcos family. Tama. Nanayan ng tatlong Marcos. Tama. Marcos loyalist? Sa Marcos lang? Hindi kasama ang nanay ng tatlong Marcos? Kung wala si Attorney Liza, wala din ang tatlong Marcos. Ano ngayon kung Araneta siya? Bakit siya nga lang ba ang Araneta sa Marcos family? Nakalimutan nyo ata na asawa ni Madam Irene ay isang Araneta din. At ang ibang kamag-anak nila, si Ilocos Norte, nasa politika rin ay Araneta. Huwag masyadong bitter kung hindi na pagbigyan. Gumawa ka ng content na walang siraan, hindi yung gagawin nyo pa ng iso yung First Lady para lang magkaroon ng content. Nakakahiya. Naturing ang Marcos loyalist ko, no? Tinitira naman ang nanay ng tatlong Marcos. Huwag ganon. Heto na, heto na. Nagsasaksaka na ang mga magkakasama sa unity team. Ang nasa likod raw ng mga nangyayaring gulo at trigodon sa palasyo ay dahil may ahas raw sa Malacanang. Babae raw ang ahas na ito at nakakalapit raw sa Pangulo. Sobrang lapit daw. Sa vlogs at posts ng mga vloggers at propagandista ng mga maka-BBM, pinangalanan nila ito na mismong si First Lady, Attorney Liza Araneta Marcos. Hanggang ngayon, kaliwat ka na ng saksaka ng mga vloggers at propagandista na sinasabing hawak ni LAM, Siratunjing Taberna at Thinking Pinoy. Laban na sa isa pang grupo na sina Maharlika, Sangkay Janjan, Coach Jarrett at iba pa. Ang saya-saya nila, hindi pa nga nagwa 100 days, nagsa-self-destruct na sila. Unity nga talaga ang kailangan nila. Magiging you know, tunay na layunin ni dating press secretary. Affected talaga mga kapatid, no? Kahit yung mga pro-Marcos o nagpakilala nung panahon ng kampanya na sila ay mga Marcos loyalists at Marcos vloggers, di ba? Kinakalaban nila yung mga kumakalaban sa mga Marcoses. Pero affected pa rin, no? Talagang may connection, no? Apektado yung unity team, pati unity team na dadamay, pati yung syempre anini First Lady yun, mga kapatid, connected talaga yun sa Marcos family, no? At dahil dun sa patotsyadahan ng mga vloggers na nabanggit dito, mga kapatid, eh yun na nga ang nangyayari, no? Sana sila rin mag-umpisa ng unity team sa kanila, no? Eh ewan ko ba, wala akong kinalaman sa kanila. Tuloy natin tong pagre-react. Ari Trixie Cruz Angeles noon na bigyan ng accreditation ang mga vloggers sa loob. Balikan nga natin. Tanga nila. Maging ang tunay na layunin ni dating press secretary Trixie Cruz Angeles noon na bigyan ng accreditation ang mga vloggers sa loob ng palasyo ay ibinunyag rin ng kanyang malapit na kaibigang abogado. Ayon pa kay Attorney Amid Paglinawan, sinubukan daw ni Attorney Trixie na pigilan ang pagiging bayaran ng mga vloggers sa pamamagitan nito, ngunit marami umano ang humadlang sa kanya. Nakakaintrigang paniniwala at parang naturang abogado. Bayaran vloggers or vloggers during Duterte's time was a meaningless concept. It was just posited by the real propagandists, mainstream media and PR operators. Actually, pagiging bayaran vlogger na vloggers eh magkabilang panig, nagbabatuhan ng ganyan eh. Pro-administration at anti-administration, pareho silang nagbabatuhan na pareho silang bayaran. Pero ang totoo mga kapatid, hindi naman natin talaga masasabi kung sila ba ay binabayaran o hindi. Basta ang ginagawa nila, alam naman natin yan pagdating sa social media ngayon, eh meron ng mga tinatawag na AdSense, di ba? Doon sila kumikita, yung iba nagbibigay ng stars pagdating dito sa Facebook, 'di ba? Dito naman sa YouTube, ano naman 'yan? Sa mga ads naman 'yan. So, sa mga tinatawag nating content creators, ito kasi yung content nila. Eh. Kapag hindi gusto ng mga nanonood, tinatawag nilang bayaran. Kapag ganun din naman, no, vice versa, nagtatawagan silang bayaran. Pero ang talagang ang tumatawag ng bayaran, ito yung tinatawag ng mga propagandist, so propaganda nila yan, no? Para i-discredit yung mga vloggers o kung sino man ang nagsasalita, no? Paborman o anti man sa gobyerno natin. Pero ang totoo kasi lahat naman may karapatan magsalita dahil ano eh. Andirito nga tayo sa tinatawag nilang ano, di ba?
freedom speech, di ba? Meron tayong ganun, tinatawag nilang demokrasya, mga kapatid. So kapag ka nagsalita anti, ano, bayaran agad. Kapag nagsalita pro, bayaran agad, di ba? Hindi ba pwedeng inilalabas lang nila opinion nila? Now, however, this concept has completed its genesis. Now, they're really paid vloggers at vloggers. And yes, they're already active now. Trixie tried to stop this by accreditation. Mm-hmm. Someone shut her down and shut her up. Ooh. That someone is the one paying vloggers and vloggers to do what they're doing now. Congratulations! The next OPS will be that person's choice. So much for macho men. Watch and learn. If you think what's going on right now is all about the infighting of unity vloggers, you might be too close to the trees to see the forest. This is not about vloggers. Only people would truly believe a bunch of vloggers can affect a nation's politics. This is about politicians, not vloggers. The vloggers you talk about are but unwitting pawns. Just wait a little while, because this is going to get a lot worse. All that has happened so far are just but tests. Never mind that they were not instigated by the enemies. Mm-hmm. The real, intentional, targeted chaos is still to come. Then you will see how deep this rabbit hole goes. Watch and learn. Yes. Dahil sa mainit na intriga at sagutan ngayon ng mga dati United vloggers at influencers, nanindigan ang isang pro-Marcos vlogger na sa pagitan ng dalawang panig, kay PBBM at VP Sara pa rin umano ang kanyang 100%ong tiwala. Mm. Paninindigan niya pa? Saan daw ako pumapanig sa away ng mga vloggers? Kina PBBM at VP Sara. Kung chill silang dalawa, abay, chill din ako. Kaya labas tayo sa pataasan ng ihi ng mga nag-aaway ng mga political sockpit influencers. Mm-hmm. Matira matibay at pagalingan ang diskarte nila. Nood na lang ako. Wala naman kasi talaga tayong ego, kaya hindi tayo makasabay sa mga bigating nagbabangga ang mga sockpit personalities ngayon. Tomo. Na galing sa parehong bakod. Mm-hmm. Well, supposedly. Tsaka, hindi naman vlogging dito ang source of income ko. Hindi po tayo monetized. Mm. Matagal ko na namang binibigay ng libre ang political opinions ko. More than one decade na. Wala pa yung mga political vloggers na nagbabardagulan ngayon. Ooh. Thinking Pinoy na Marcos vlogger, nilaglag ang kapwa Marcos vloggers na may allowances palang natatanggap mula sa sponsor. Ooh. Marlika na Marcos vlogger din, inakusahan na may babaeng ahas raw sa Malacanang at may singhuta ng pulboron sa Malacanang. Ooh. Ang saya ng mga Marites vloggers ni PBBM. Sila-sila na ngayon ang nagpapalabas ng baho ng bawat isa. Tapos, yung 31 million ay naniniwala pa rin sa mga propaganda nila. Ooh. Before, during President Ferdinand Marcos Sr. era, ang sinisiraan ng husto ay si Madam Imelda Romualdez Marcos. Mm-hmm. Now, ang sinisiraan naman ngayong PBBM administrations ay si First Lady na si Attorney Liza Araneta Marcos. Coincidence or just plots? They're just doing what they did before para siraan ng mga Marcos. Anong masasabi niyo ukol rito, mga kababayan? Just comment it down below sa comment section and give a massive thumbs up kung nagustuhan mo ang paksang ating tinalakay. Alright mga kapatid, ano ang masasabi ninyo dito sa banggaan ng mga malalaking influencer na to at mga vlogger mga kapatid? No? At dahil dun sa banggaan nila na dapat ay kanila sila-sila lang ang nagbabanggaan, eh nadadamay yung mga hindi dapat madamay, no? Pati ang takbo ng gobyerno. Pero dahil nga influencer sila, marami mga nai-impluensyahan na syempre may kanya-kanyang followers at ano yan, tagapakinig mga tol, no? Syempre tagapakinig nito maniniwala sa kanya at sa kanya lang maniniwala at hindi maniniwala sa sinasabi ng iba. So vice versa din mga kapatid. Pero pareho yun, pareho ang naapektuhan syempre yung gobyerno na sinusuportahan ng dalawang influencer, no? Kumbaga yung unity ay nawawala, no? Ano masasabi ninyo yan? Buti na lang tayo, ano lang tayo, no? Reactionist lang tayo. Level lang tayo sa gitna mga kapatid. Kung ano sinasabi nila, magre-react lang tayo. Well, hihingin ko pa rin ang inyong opinion at ang inyong saloobin. Comment down below syempre mga kapatid at babasahin natin yan sa susunod nating mga video. Bago tayo magtapos, syempre konting shoutout lang dito sa ating mga kaibigan na nag-comment dito sa last video na in-upload natin mga kapatid. Dito tayo kukuha sa last video about doon sa
pag-uutos ni PBBM na sakupin na ang Spratly. Wow, grabe yun, no? So, shout out kay Renato Reyes. Uy, tama lamang ang desisyon ng Pangulo bago mahuli ang lahat. Sabing ganun ni Renato Reyes. Alright, kay LV Romano, shout out din sa'yo. Kay Francis Nievera, shout out din. Kay Leo Divina Manansala. Kay Tommy Pano, kay Esterlita Ponce, at kay Wilma Gatuz. Alright, at shoutout na rin kay Different Informations TV. Proud ko sa iyo, mahal kong Pangulo PBBM. Mabuhay and God bless po. Alright mga kapatid, maraming salamat sa inyong patuloy na panonood at pagsuporta. Kung trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, wag na wag mong kakalimutan na mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-update ka pag may bago tayong video. Hanggang sa muli, ako nga po pala si Shobaldi. Peace out!